Magandang hapon sa inyo. Hindi, kakaligo ko lang. Obviously, no. Nakaganyan siya kasi. Ayoko na kasi nung nakagano eh. Nakapulubot na gano'n. Oh my God! Wow! Ayoko na nang gano'n kasi wala eh. Baka kasi kumulat ko eh. 5 minutes later. Mag-share lang ako ng eight things na gusto kong share sa inyo. Share. Sabi naman sa inyo, shareful kasi ako. So, ayun, it's happened day na. So, ayun, teka lang, may nakita akong mga bata. Ayun sila, nagsasarang gola. Ginawa na rin namin yan eh. Kasi dito na lang sa part na to. Ang magkakasama no. Nila Jam, si Ate Eva. Ayun, kami. 3, 2, 1. Yeah! Oh my God! Wow! Wait a minute! Who are you? Seriously, what the fuck are you doing? Maya in talaga si Aya dati. So, ayun, dahil sa natutunga siya na makisama sa iba, or nagsimula talaga yun nung maging dancer ako ng SPA, which is Special Program in the Arts, nangyari nung grade 7 ako. So, napunta ako sa dance. Yes. Oh my God! Yeah. Yes, I am a dancer. Dance yun. Shout out kay Mom Alemania. Na siya ang naging tulay para maiharap ko yung sarili ko sa maraming tao. Hindi na ako nahihiya, ganun. Then, I try na magbago na rin sa mga friends. Pero, at the end, dito lang din ako natuto na makipagkaibigan ng tama. I mean, yung dapat ipakita mo talaga yung ikaw. Tapos, kailangan mo rin magbago ng onte. Hindi para sa kanila, kundi para sa sarili mo din. So, ayun. Binago ko nga yung sarili ko. Nagmakulit ako, ganyan. Napakakulit ko pag nakita niyo ako kayo, ano, pag magkakasama kami, nila Ate Glay, ganyan, yung blinkers. Naku! Ang boring kasi pag walang makulit. Tapos yun, basta talagang mahihiyain ako. Sobrang mahihiyain ko talaga dati. Hindi ko kayang ihirap yung sarili ko sa iba, ganun, sa mga tao. Pero ang dami kong nasalihan. Kasi yung teacher ko, sobrang proud na proud sa amin. Kasi nung LM, honor student talaga ako since hanggang grade 6. Tapos natigil yun. Then naging honor student naman ulit ako nung naging senior high na ako. Hindi, ayun. Mahihiyain si Aya dati. Then nagbago. Sabi nga nila, change for the better, not for the worst. So ayun, nakita ko naman na maayos naman yung pagbabago ko. Ganyan, mas magiging strong na lang din ako. Kasi yun yung kulang sa akin. And yun, next is Balat Sibuyas. So yun, Balat Sibuyas, si Bea, si Aya, Diyos ko.
alam niyo, konting dati, konting ano lang, konting ano lang sa akin dati, yung asarin lang ako, magpaparinig lang, yung kunwari may kaaway ako, ano, sasabihin sa akin, alamang, gano'n. Mamaya mag-ano na ako, mag-iisip na, bakit niya kaya nasabi yun, bakit ganito, bakit ganyan, tapos iiyak na ako, isko, tapos alam niyo ba, merong tatlong itlog akong ano, sa klase dati, yun tawag namin doon, si Rick Martin, si Ken, balat si Buyas ako. So, lalo na kapag pinag-uusapan ng mga pamilya, ganyan. Hindi ko alam, ting. Basta, ano, baka-sensitive ng heart ko. Tapos, yun. Then, hindi ko talaga kaya kapag, ano, kapag ginagalitan ako, kahit mga teachers, kahit ano yun, parang isipin ko, sama ko naman, parang gaganoon ko yung sarili ko. Napakasama. Ayoko nang masyadong magarbo, ayoko nang kapag yung nagtatanong sa akin, ano yung gusto kong gift? Hindi, ayoko nang humingi ng gift. Parang hihiyak kasi ko kapag ganun. Parang feeling ko, kailangan ko rin siyang bigyan ng gift na ganito, ganyan. Kasi nakakahiyain. Kapag nilibre mo ako, gusto ko nilibre din kita the next day. Kasi ayoko nang, ano. Pero minsan, sa mga tropa ko, syempre, tropa yun eh. Gift sa akin, sasabihin ko, okay lang kahit ano, okay nga lang kahit walang gift eh. Basta yung presence ko nandun. Dream ko is, hindi kayo maniniwala. Dream ko lang naman to have a simple life. Yun. So, walang simple buhay, yung masaya, yung walang hindi pagkakaipuntihan, yun. Pero, challenges sa buhay, hindi tayo magiging strong, di ba? So, ayun, my dream is to have a simple life with my family, yung iba na yung pangarap ko, ganito, ganyan, ganito, ganyan, ganyan. Ako kasi para sa akin, kung ano yung ibigay sa akin ni God, tatanggapin ko, paghihirapan ko, pagbubutihin ko, kasi yun yung binigay niya eh. Then, so I am a chess player. Player ako, yung LM. So, ayun, nung kasama ko nun, yung pinsan ko is a Froylan, which is Ilan. Tapos, Fredrich is si Kuya Unjoy. So, tagal namin nun sa division. Thankful na lang ako kasi nagkaroon ako ng ganun. Nanonood lang talaga ako sa pinsan ko nun kay Kuya Brian. Nanonood ako sa kanya kung paano mag-chess, ganyan. Tapos, natuto na ako. Then, ayun. Ang saya. Ang saya mabalikan nun yung mga panahon na yun. Ang hilig kong balikan yung mga ano, yung mga memories na nangyari dati. Lalo na nung LM, kasi yung LM kasi, sobrang daming nangyari nun. Naging part yung nakaraan mo para mabuild yung sarili mo. Para maging isang mabuting tao, ganun. Then, ayun, binabalikan ko siya lagi. Kasi sobrang saya as in yung mga naglalaro pa kami. Yung mga nag ano kasama ko nila tatay, nila tito, mag-uuling. sa bundok kasi meron kami doon sa province namin sa Quezon. Kasi doon talaga ako lumaki. Ang daming ano, tapos yun. Gusto kong maranasan ulit yung simpleng buhay doon na magtatabo, which is mag-iigeb ng tubig. Tapos, ayun, mangunguha ng mga prutas na hindi mo bibilhin. Kasi sa syudad kasi, ano, ang mahal. Parang, kumbaga, lahat is may presyo, which is sa province. Tanim ka lang dyan ng, ano, may pagkain ka na, diba? So, yun. Ang hilig kong balikan ng memories. Kasi I am very thankful sa mga memories na yon kasi na-build ako. I am the one the way you're done. Diba? Kasi naman tayo dyan.
kasi binigay-bigad yun para mabuild tayo. Magbibigay ako ng isang situation na hindi ko makakalimutan. Yung isa about sa family, yung isa about sa friends. So, una tayo sa family. So, hindi ko talaga makakalimutan doon, yung panahon na magkakasama-sama pa kami. Yung buo talaga. Yung parang walang pagkakaintindihan, masaya lang. Yung nagiinuman sila tatay, ganun, yung sobrang saya talaga. Tapos, hindi ko makalimutan yun. Reunion yun eh. Reunion nung Orig. Then, ayun, magkakasama kami doon. Tapos, si Mama La pumunta din doon, yung mama ni Mama. Tapos, ayun, ang saya ko lang nun. About naman sa friends. Sa friends naman, ang hindi ko makakalimutan, halos lahat naman eh. Kasi ako kasi, pag nagkaroon kasi ako ng kaibigan, lahat sila para sa akin. Best friend ko. Hindi ko alam, ang syunga-syunga ko talaga. Wait a minute! Who are you? Alam ko para sa inyo, may isa kayong best friend. Which is yung pinaka best friend nyo talaga. Pero para sa akin kasi, kapag nasa isip ko kasi, kapag sinabi ko na si ganito lang yung best friend ko, parang feeling ko lahat sila bakit siya lang yung tinuturing yung best friend, may ganito, ganyan. Kung ako nga, di ba? Kung ako nga, nasasaktan kapag may sinasabi yung tinuturing kong best friend na may best friend din siya, ano pa kaya yung mga kaibigan ko? So, para sa akin, lahat sila best friend ko. Gawin na lang natin pang 9. Ano nga ba yung natutunan ko? This age 1 to 17. Ayun nga, mahihiyain si Ea. Balat si Buya siya. Sobrang ano niya. Natutunan ko is nang maging strong. Hindi naman sa ibig sabihin na maging strong, kaya mo na ang lahat. Siyempre, may hindi ka pa kaya, di ba? So, ayun. Kailangan mo lang maging strong sa lahat ng challenges mo sa buhay. Hindi mo kailangan ipakita sa kanila na parang nagiging plastic ka lang kapag nandyan sila, ganyan. Pakita mo yung totoong ikaw. Ang sinasabi ko lang, just be yourself. Yun naman lagi yung sinasabi ko eh. Kasi, walang taong perfecto. Kung may nagsabi man sa inyo na mali ka, ganito, ganyan, huwag mo siyang dibdiben. Ilagay mo siya dito. Ang maging positive ka lang doon sa sinabi nila. Be positive as always. Kung masaktan ka, natural lang naman yun. Tao ka eh. Diba? Kung masasaktan ka, okay lang yan. Iiyak mo. Then after that day na masaktan ka, bumangon ka ulit. And diba kita? Yan. Siyempre, hindi naman mawawala sa parents yung gano'n. Yung itatama ka, diba? Hindi mawawala yan. Pero, para sa akin, ginagawa ko yun as a positive, para maging mas mabuild ako. Then, ayun, pinapakita ko lang kay Mama na kaya ko, ganyan. Then, kung magkamali man ako, alam ko, naiisipin nila na part yun para mabuild yung sarili ko. At hindi nila iisipin na mali ako, na ang bobo-bobo ko. Kasi walang magulang na ganun. Iba-ibang magulang. Yun lang, iba-iba po ang parents natin. So, ayun, kung may parents na ganito, na sobrang friendly, ganyan. Siyempre, may iba rin naman na sobrang strict, ganyan. Pero, walang parents na hindi ka mahal. Ayun, kung minsan man nadadown ako, binibuild up ko na lang yung sarili ko pa. Kesa naman na isipin ko yung mga mali. Like, yung iba na nati-depress, ganun. So, ayun. Yun yung natutunan ko, be strong sa lahat ng bagay. Kasi lahat ng yan is binibigay ni God as a challenge. Magiging problema lang yan, sabi ko nga, kapag pinroblema nyo. So, para sa akin, be strong and just be yourself. So, ayun, napakahaba na ng ating usap. Ayun. So, ang gagawin ko naman ngayon is mag-edit ng vlog. Yun. Paalam na rin. So, if bago ka pa lang sa channel ko, please like and subscribe my channel and click the notification bell na rin for more videos na i-upload ko. Okay, and thank you for subscribe. And, ayun. Ingat kayo palagi. God bless. And just be yourself. And, bye-bye! See you on my next vlog. Thank you for watching this video. Bye!